Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. For today's video, ay may dalawa tayong information na ibabahagi sa inyo na nakaka-good news para sa ating mga kaguro. Ang unang good news ay itong tax exemption para sa mga public school teachers. Ang ikalawang good news naman ay pinanigan ng House ang tinatawag na Education Pathways Act. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para magig updated po kayo ng mga ganitong information. At narito ang detalye. Para sa unang good news. Tax exemption for public school teachers, SOT, ipinablish ni Phil and Mighty Cervantes sa Philippine News Agency. Manila, nagmumungkahi ang isang mambabatas na magkaloob ng exemption sa buwis para sa mga guro sa pampublikong paaralan bilang isang non-wage benefits. Sa isang pahayag na inilabas noong Martes, sinabi ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na mahalaga na sapat na pabayaran ng gobyerno ang mga guro upang makakuha ng pinakamahuhusay na mga individual ang sektor ng edukasyon. Upang gawin ito, kinakailangan ng gobyerno na magbigay ng kaukulang kabayaran at benepisyo, pinansyal man o iba pa, na angkop sa trabaho na kanilang ginagampanan at sa ambag nila sa lipunan, ani Rodriguez. Pinigyang diin niya na ang mga guro ay kasama sa mga pinakamababang sahurang manggagawa ng gobyerno kahit na mahalaga ang kanilang ginagawa. Ayon sa datos mula sa Kagawaran ng Budget at Pamamahala or DBM, may mga 880,000 guro sa pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa parehong datos, sinabi niya na ang porsyento ng guro sa estudyante sa antas ng elementarya ay 1:29, 1:25 sa high school, at 1:29 sa senior high school. Ipinakikita nito ang mga pagsubok na kinakaharap ng ating mga guro sa pagbibigay ng mataas na kalidad na edukasyon sa ating mga estudyante, aniya. Sinabi ni Rodriguez na sa ilalim ng House Bill 9106, ang lahat ng sahod, sweldo, allowances, at benepisyo na ibinibigay sa mga guro sa pampublikong paaralan, kasama na ang mga nasa mga state colleges at universities sa lahat ng antas, ay magsisilbing exempted na sa pagbabayad ng buwis gaya ng itinatakda ng mga kaugnay na batas, alituntunin, at regulasyon ukol sa pagkolekta ng buwis. Ipag-uutos sa Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na ipatupad ang mga probisyon ng inirerekomendang batas, kung ito man ay maisa sa batas. Nilalaman din ng panukalang batas na, ang lahat ng mga batas, dekrito, mga utos ng Pangulo, mga liham na may tagubilin, mga liham ng implementasyon, mga patakaran at regulasyon, at iba pang mga utos na labag sa anumang probisyon ng batas na ito ay pinawawalang bisa, binabago, inililipat, o inaamyendahan ng naaayon. Sinabi ni Rodriguez na ang sahod sa antas ng pampublikong edukasyon ay salary grade 11, o 27,000 Philippine pesos step 1. Ang sahod na ito ay umaabot hanggang sa 29,075 Philippine pesos step 8, depende sa haba ng paninilbihan ng guro. Sa ilalim ng batas, bukod sa kanilang buwanang sahod, may karapatan ang lahat ng kawani ng gobyerno na makatanggap ng sahod sa gitna ng taon na katumbas ng isang buwang sahod at isang bonus sa dulo ng taon, na katumbas din ng isang buwang sahod, plus 5,000 Philippine pesos cash gift. At narito ang ikalawang good news. House Panel, OK's Bill Making Senior High Optional for Tech Bursars, mula pa rin sa Philippine News Agency, ni Phil and Mighty Cervantes. Manila, isang panel ng House of Representatives ang nag-aproba ng isang panukalang gawing opsyonal ang mga baitang 11 at 12 para sa mga estudyante na mas pinipili ang makapagtapos ng edukasyon sa larangan ng Technical Vocational. Sa pagdinig, inaprubahan ng House Committee on Basic Education and Culture, na pinamumunuan ni Pasig City Representative Roman Romulo, ang isang hindi pa opisyal na panukalang batas, na kinikilala bilang Education Pathways Act. Sinabi ni Romulo na layunin ng panukalang batas na tulungan ang mga kabataan na makamtan ang kanilang pinakamataas na potensyal at mapalakas ang kanilang kakayahan na magtrabaho sa pamamagitan ng pagtatag ng mga landas sa edukasyon na nagbibigay ng kapangyarihan at kakayahan sa mga mag-aaral na kinakailangan para sa kolehiyo o trabaho.
nagbibigay ang panukalang batas na pagkatapos magtapos ng junior high school, may opsyon ang mga mag-aaral na pumili sa pagitan ng dalawang landas sa edukasyon, ang programa para sa paghahanda sa kolehiyo sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon, DepEd, o ang programa para sa technical vocational na edukasyon sa ilalim ng Technical Education Skills Development Authority, TESDA. What will happen is basic education will be K-10. Pagkatapos ng grade 10, maaari tayong magkaroon ng graduation para sa basic education. Pero kung magpasya ang isang mag-aaral na magpatuloy sa universidad o kolehiyo, magkakaroon ng karagdagang 2 taon. Ang grades 11 at 12 ay ilalagay sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon. Pero kung ang isang mag-aaral, matapos ang basic education grade 10, ay nais kumuha ng landas sa technical vocational, na sa kasalukuyan ay aking nauunawaan na mga 30-36% ng ating mga mag-aaral ay pumupunta sa landas na ito sa halip na magpatuloy sa grades 11 at 12, magkakaroon tayo ng isang pinalakas na TESDA na mag-aalaga ng kurikulum kasama ang mga kasosyo sa industriya, pahayag ni Romulo. Nais natin na ang industriya ay direkta ring makilahok upang ang isang degree o diploma ay maaaring makuha rin ng mga nagtapos o mga makakumpleto ng kurikulum sa technical vocational. Nais nating maunawaan ng mga Pilipino na ang technical vocational ay highly competitive na sa buong mundo ngayon at ito ay isang mataas na natatanging profesyon na, kumpara sa paano ito tinuturing sa kasalukuyan, dagdag pa niya. Ayon sa panukalang batas, ang mga nagnanais magpatuloy sa landas para sa paghahanda sa kolehiyo ay dadaan sa senior high school, na ilalagay sa ilalim ng DepEd. Ang DepEd ang magde-develop at magpapatupad ng komprehensibong kurikulum para sa grades 11 at 12 na maghahanda sa mga mag-aaral para sa pagpasok sa mga kolehiyo at universidad. Samantala, ang mga mag-aaral na pumipili ng technical vocational na landas ay ilalagay sa ilalim ng TESDA, na magbibigay sa kanila ng iba't ibang mga programa na nakadesinyo upang bigyan ng mga mag-aaral ng praktikal na mga kasanayan at kakayahan para sa partikular na industriya. Kasama sa mga programang technical vocational ang mga asignaturang magtitiyak na makakamit ng mga mag-aaral ang kakayahang magbasa, sumulat, at mag-comprehension. Ayon sa panukalang batas, ang TESDA ay itatalaga na makipagtulungan sa mga kasosyo sa industriya upang tiyakin na ang mga programa ay naaayon sa kasalukuyang mga pangangailangan at pamantayan ng industriya. Ang TESDA ay magpapamahagi rin ng mga programa para sa pagiging apprentice at mga oportunidad para sa on-the-job training ng mga mag-aaral na nasa technical vocational na kurso upang magkaroon ng praktikal na karanasan. Hinihimok ang mga stakeholder sa industriya na magbigay ng mga oportunidad para sa apprenticeship at makilahok sa pagpapaunlad ng kasanayan. Ang panukalang batas ay nagpapalakas din ng ideya na pagkatapos makumpleto ang technical vocational na programa o pagkatapos ng sertipikasyon mula sa TESDA para sa kalidad na makapasok sa kolehiyo, maaaring mag-avail ang mag-aaral ng ladderized education program at mag-enroll sa mga kolehiyo o universidad para sa edukasyonal na pagpapabuti. At dito po nagtatapos ang ating video, kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, maaaring mag-iwan ng comment, sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates, maraming salamat po.